guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay week live lang ito. Mag-a-update lang ako sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa akin ngayon, sa business ko, sa school, sa work. And ayun, dito sa YouTube. So sa school namin, kakatapos lang ng semester namin. Wow. So work ko, ayun, nag-render ako. And yung business namin, ayun, patuloy kong binabangon. Tapos ngayon sa YouTube, kayo lang makapag-upload ng content. So na-miss ko kayo guys. Ako ba, na-miss nyo? So kung hindi nyo ako na-miss, walang problema sa akin. Okay lang, charot lang. Ayan, na-miss ko kayo sobra talaga. Sorry kung hindi ako nakapag-upload agad ng content sa loob ng 2 linggo. Dahil sobrang busy ko. Alam nyo naman, finals namin sa school. Nagre-render na ako sa work. Tapos yung sa business pa, alam mo yon, parang di ko alam kung nababalance ko na ba yung sarili ko. Dahil minsan napupuyat. Ano, ilang oras ang tulog dahil nga puro priorities. Siyempre, mga exam, projects sa school. Ayan yung kailangan kong unahin dahil yun yung pinaka main priority ko, syempre yung pag-aaral. Tapos ayan, mag-share lang ako ng mga ilang idea kung paano ko inumpisahan yung business ko. Dahil nga, ayan, marami nagtatanong sa inyo kung paano ko nakapag-buo ng sarili kong empire sa business ko. Dahil nga, ayan, estudyante pa lang ako. So, inumpisahan ko yung Elbry Online Clothing Shop noong, kailan ba yun? April, first week of April. Wow. Tapos, inumpisahan ko yung FB group April 12. So, ayun, thanks God kasi DTI registered na tayo. So, legit, di ba? May business. Guys, dito ko itutuloy yung vlog kasi pupunta ako ng birthday ng kaklase namin, sekretary namin si Daniela. Aayusin ko pa yung re-regalo ko sa kanya, pati yung flower na ibibigay ko. So, ayan. Kaya, binibilisan ko tong vlog na to kasi nga gusto ko lang mag-upload talaga ng content this week dahil alam kong nami-miss nyo na ako. So, talaga ba na nami-miss nyo ako? Pero ako, sobrang miss na miss ko na talaga kayo. Kaya ito gagawin kong vlog na to para makapagbigay ako ng update tukol sa buhay ko kung ano ba nangyayari sa isang Laura. So, back to our main topic. I established my business first week of April, then now is May na. So, 1 month na ang Elbry Online Clothing Shop. And sobrang daming blessings ang dumating sa business ko dahil first of all, they registered. Second, we reached the 6-digit sales in just 2 weeks. Wow. So, ayun, 1 month na ngayon. Tapos, nakarating na tayo international, which is sa Qatar. Bayan, ito na po yung crop tops ng Elbry Clothing. Na-receive na po natin yan. Kung gusto nyo ng legit check, ito po ang aming barcode na na-ship po yan sa Qatar Airways Cargo. Ayan po yung mga kasama niyang boxes. Thank you! Please follow and support Elbry Clothing. And pang-apat, ayon, marami nang tumatangkilik at nakakakilala sa aming brand. Ayun, nasa 3.5k members na ang aming FB group, which is, ayun nga, same name, Elbry Online Clothing Shop. So, I'm so blessed na nangyari yung mga ganong scenario sa loob lang ng isang buwan. And I am looking forward pa sa mga susunod na months na darating kung ano pa yung mga blessings na ibibigay ni Lord. Kaya kami, kaming owner, marami akong pasabog sa aking mga clients. Lalo na dun sa mga nagtiwala sa aking brand. Marami akong, ano sa inyo, sorpresa. Ayun, hindi ko pa man nasasabi pero abangan ninyo. Lalo na dun sa mga repeat purchase, repeat buyer. Siyempre, di ba, ang tiwala ngayon is hindi mo naman yan ibibigay ng agad-agad. So, katulad din sa business, kailangan mo magtiwala, syempre, doon sa brand na pagkakatiwalaan mo kasi nga, doon ka order. And dito sa business ko is more on clothing. Napili ko ang clothing, guys, kasi first of all, hindi napapanis ang damit. Pwede siyang ma-stock. Pwede mo siyang iiwan or babalikan mo na lang pagka ibibenta mo ulit, ganun.
stocks. Ang damit kasi guys ay everyday needs. Kumbaga, kailangan natin magsuot ng damit araw-araw. Syempre, sino ba namang maghuhubad tapos lalabas, di ba? Wala naman siguro. Kailangan natin ng damit kasi ayan talaga sinusuot natin araw-araw. And ang focus ng aming brand ay mga crop tops para sa mga girls. But now, nag-release kami ng bagong product na shorts. Tapos lang shorts, pati sa susunod mga menswear kasi gusto ko na maging unisex yung business ko na hindi lang siya nakapokus more on sa mga pambabaing clothes, kundi sa mga panlalaking clothes din. Ito nga pala guys, yung ibang sample sa aking business, clothing business. So ayan, bagong release to guys, hindi ko pa siya pinapost sa FB. Ito yung mga shorts, so ipapakita ko sa inyo yung sample, ayan. Wow! Diba ang ganda? Puro short yan, besi. Malalaman niyo yan, within this week ipopost ko yan. So ganyan yung tura na short. Diba ang cute? Pakita ko yung sunod na sample, ito. Ito yung second sample. Diba? Ang ganda. Tapos, ito yung pinaka-focus ng business ko, which is yung mga branded mixed top. So, ipapakita ko sa inyo. Square neck ito, mga besi. Para ako nagla-live, no? Pamay na lang, mga besi. So, ayan. Square neck Sara. Color pink. Tapos, ito ay color green. So, Friday pa dadating yung mga iba kong stocks. Pero ito, pinapakita ko sa inyo kung ano yung merong akong on hand. Ayan. Ito, color pink. Zara. Puro Zara to, mga besi. And ito, yung last color na ipapakita ko sa inyo. Color yellow. Marami pa yan, mga besi. Ito, hindi ko na yan sila bubuksan. Kasi nga, ayun nga, may lakad pa tayo. Ayan, babalik na natin sila sa plastic. Anyway, tumatawag na guys yung aking mga kaklase, hinahanap na ako. So, ang last message ko or inspirational message ko sa mga aspiring student na gustong magtayo ng business nila is diskarte lang and lakasan ng loob. Believe me, hindi yan sa talino. Hindi mo kailangan maging matalino. Basta madiskarte ka, alam mo yung mga strategy, alam mo yung mga mundo or yung mga bagay na papasukin mo, dapat ready ka. Parang sa pagiging working student din yan, diba? Gaya na sabi ko dati sa pagtatrabaho, kailangan risk-taker ka. Dito sa business, risk-taker ka din dapat. Dapat, puro ako dapat. So, ayan, dapat alamin mo kung ano yung negosyong pinapasok mo. Alamin mo rin kung saan masaya ang puso mo. Kahit anong business naman is magiging connected siya. So, mamili ka kung pwede ka mag-focus sa food industry, sa clothing industry, or sa kahit anong business, besi. Basta ako ngayon, for now, ay clothing business and I am planning to establish din ang sarili kong skincare. Magpo-formulate ako, tapos magre-rebranding, and same as sa cosmetics. So, ayun na talaga yung gusto ko, cosmetics, skincare, and ito, clothing na pang girls. Kasi gusto ko ako mismo yung founder, tapos ako mismo yung nagpapauso, alam mo yun? Mahilig kasi ako magpauso eh. Hindi, gusto ko lang talaga na mag-establish. Kasi, doon din ako mag-grow, doon din ako mag-ano, doon din ako lalaki, kahit yung height ko hindi na lumalaki. So, kasi yung magiging way para mas maging better pa tayo sa future natin, pag-aandaan natin yun. And last guys, mag-a-announce ako na 4th year college na po ako. Thank you Lord. And ayun, malapit na akong graduate, 2 semester na lang. Kasama ko kayo sa journey ko guys, ayun, kahit ang haggard ko na. Kasama ko kayo sa journey ko kasi 1st year college pa lang ako, nasaksihan nyo na working student ako. Pinasok ko ang mundo ng YouTube, tapos ngayon may business na ako, tapos ayun, gagraduate na din si Lara. Sobrang nakaka-proud lang kasi ayun, alam mo yon, nalagpasan ko yung mga pagsubok na pinagdaanan ko, pati yung mga plano na gusto ko maabot is unti-unti ko naaabot yung mga achievement. And ayun guys, gusto ko lang sabihin na wag na wag kayo susuko sa kung anong plano nyo or kung ano yung gusto nyong makuha. Dapat wag kayo susuko, wag kayo titigil. Lagi nyo lang iisipin na hanggat merong isang naniniwala is kailangan nyo magpatuloy. And dapat yung isa na yun is yung sarili mo. Dapat meron kang tiwala sa sarili mo and always pray to God na lahat ng journey na tatahakin mo or lahat ng plano, lahat ng goals na gusto mo makuha is makukuha mo, basta matiwala ka lang sa sarili mo and magpray ka kay Lord para i-guide ka niya and more blessings na ibibigay niya sa'yo.